Hi everyone. So good afternoon. Meron akong gustong ipakita ha? About sa dimension ng isang lash extension. So ibig sabihin lang nun kung ano ba talaga ang anong silbi or meaning ng meron sa 2D, 3D, kahit naman individual, consider yun. So meron din 4D until maximum of 15D na masasagawa mo sa isang lashes, sa isang extension. So it's basically nakadepende siya sa anong klaseng diameter na ginagamit mo. So meron akong sample lashes dito. Merong I will not mention na lang kung anong klaseng type of lashes na ginagamit to. But as you can see, if you touch just the kinds of extension na to, ito. Malalambot siya, ha? Ayan. So, ganito usually ang mga ginagamit ko sa isang client ko. Okay? So, let's proceed about the 2D na ginagamit nila. So, ito po kasi yung klase ng 2D na meron yung lashes. Yung 2D naman, usually, mas advice ko, ginagamit ko yan sa yung mga patubong or mga baby na mga lashes. Diba? Baby grown na mga lashes. Yung mga natural lashes. Kasi usually, yung mga 2D kasi, mas advice siya na ikabit doon sa mga baby, mga baby lash. Kasi mas hindi siya abala or hindi siya pabigat sa isang natural lash. So, I advise, once you put this type of dimension ng lashes, so, ayun, hindi siya gaano makakalbo yung natural lash ng client. Okay? So, 2D is the best na ikabit sa lashes ni client. For example, ito. Subok ka ng panibago, ha? Ayusin ko lang. So, ang ginamit kong technique ngayon, kung makikita nyo, ito po yung tinatawag na strip lashing. Strip lashing, ibig sabihin, dito ko po siya fina-fan yung extension. So, there are I think 4 consecutive of 4 types ang gumagawa ng technique ng pag-fanning when it comes to volume. So, yung iba naggagawa ng strip. So, we will discuss that for later on. So, eto na nga po yung tinatawag na 2D po. Ayan. Okay, I'm gonna make it clear para medyo kitang-kita nyo. So, 2D ibig sabihin dalawang strip yan ng lashes. Okay? Alright. So, sana medyo malino naman siguro. Ano? So, that's the type of 2D. Ang 3D naman, ibig sabihin, dadagdagan mo lang din ng tatlong piraso ng lashes. So, ginagawa lang itong mga three-dimensional na strip once you're using a volume or fanning method. Okay? So, from 2D until 15 more or less. Then, depends on the diameter that you're using. Diameter yan na yung tinatawag na 0.7 millimeter, 0.5 millimeter, 0.10, 0.25. Okay? Yan po yun siya. Then, eto, may tinatawag din tayong 3D. Eto po yung itsura ng 3D. So, tatlo na ng hibla ng
lash extension yung kinuha ko. Until so on and so forth. From 2D, 3D, 4D, until more or less 15D ang pwede ikabit sa lash client. Okay, gawa pa tayo ng isang sample. 4D is this type of dimension. So, 4D ibig sabihin, apat na hibla ng lashes. So, eto po yan. So, apat na po yan. Okay? So, gawa tayo ng panlima. Alam mo, ang nakakaganda lang dito, guys, ang nakakaganda kasi sa fanning technique. Once kasi na gumawa ka, at gusto mo yung dramatic na exposure na gusto ni client, alam mo yung mapapabilis mo yung gawa ng extension sa kanya. Kasi hindi ka na mahihirapan kung saktong kapal lang ba yung gusto niya. Alam mo yung ganun. So, eto na po yung 5D na tinatawag. Mabibilang mo naman siguro, diba? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, until sa dumami ng dumami na yun siya. So, meron lang akong trick na very important things to pinpoint when it comes to maglalagay ka ng ganong kadaming extension, ganong kadaming dimension, depends sa ginamit mo ng diameter. Mas gusto kong gamitin or and in a way, in such a way na gusto mo ng mga wispy hybrid Russian or mga anime type look, yan. Mas gusto kong gamitin yung mga malalambot talaga na diameter. Yung mga ganito kasi hindi siya ganun kabigat na gagamitin sa client. Okay, so yun, avoid lang natin ng sobrang tigas kasi talagang hindi siya advisable. So hindi ko lang siya i-disclose kung anong klaseng type ng diameter ito kasi ina-allowed ko lang to i-disclose sa mga students ko na gustong magpaturo nga. So, ayun. At yung mga gusto palang magpaturo, private training. So, avail po yan sa home service natin. So, since ako po yung pupunta sa bahay nyo or something sa shop nyo, ganon. So, direct PM yun na lang po ako para mabigyan ko po kayo ng klarong rates ko po. So, ganon lang naman ang pinaka alalahan natin na ganun po yung nagagawa ng bawat dimension na gusto natin sa client. So, eto, pagka ganito namang kakapal, eto, limbawa ganito kakapal or kadami na gusto mong ikabit sa client, make sure na yung natural lashes niya is healthy, makapal, tsaka hindi siya malabong malalaglag siya sa ano. Kasi habang tumatagal kasi yung natural lashes, minsan nagagawa kasing mahulog, alam mo yun, para ma-regrot na naman siya, yung tinatawag na yun. So, make sure na bago ka magkakabit ng ganitong kakapal na extension, so make sure na matibay yung ikakabit mo, matibay yung natural lashes ni client. So, I hope you understand that in a way na makatulong din sa pagla-lash tips niyo. So, ayun po. Then,
Later, or I'm gonna continue na lang siguro. About pala sa pagfa-fanning technique, ang pinaka-favorite thing or mas gamay ko kasi talaga is yung straight lash, yung bakay. Na-try ko naman yung pag-strip lash, pero talagang inaayawan ko yun kasi pasmado ako. So, parang hindi advisable yun sa mga ganong artist kasi gawa ng magbumoist yung tip sa tip ni extension. Itong dulo na to, eto na to. Once kasi na-touch mo yan siya, tapos medyo pawisin nga minsan yung kamay ko, na-touch mo yung tip niya, magmo-moist na yung tip niya. Then, once na i-dip mo na siya sa pinaka-glue niya. So, parang nagkakaroon siya ng pagka-full sa extension na ikakabit mo. So, ayun, pinilit kong matutunan itong strip lashes kasi mas nakakatulong siya sa akin kasi once na kinuha mo na lang kamo yung lashes na ikakabit mo sa client, diretso mo na yun sa mata, sa pilik mata ng client. So, ayan po yung pinaka recommended ko sa lahat once you want a volume technique for straight lashing. So, ayun, medyo gamay ko pa rin naman yung paano gamitin yung tawag dito, pinching. Ito po kasi yung tinatawag na pinching. So, ayun. Medyo gamay-gamay ko naman siya, pero need lang talaga ng konting pagsasanay. Gawa nga ng, eto ma, maano ko pa to eh. Kabisado ko pa to before. Pero yun na sa kinatagalan, hindi ko na siya makuha-kuha yung pinaka-ano. So, ganun po kahirap matutunan itong ano lang. So, kunin mo lang yung pinaka-sweet spot mo dyan para magawa mo ng maayos yung pagfa-fanning. Anyway, this turo naman to is sample lang. Though hindi ko naman na siya ginagamit sa client kasi nga isa sa mga hindi ko rin gusto sa pinching is talaga obos oras talaga siya. So hindi ko kayang gawin 'yon sa client, lalo na especially na nagmamadali. Hindi ko siya kayang madaliin. Mas magaan pa rin sa akin yung pag-strip lashing. So, ayun. At mas mabilis to sa oras na kailanganin sa paglalagay. Ayan. Medyo nagagawa ko naman siya. Wait lang. Medyo nagagawa ko naman siya ng kahit paano. Pero yun nga, yung pag-pinch, hindi ko na siya ganun kagamay. So, ayun, natatawa lang ako kasi, diba, ito yung pinakauna-unahang ginawa ko sa paglalasya. So, hindi siya ganun kadali as in. Then, ito, sige, subok muna tayo. Kung medyo kabisado ko pa ba. Medyong way, meron din ganung way na pag-pitch, ganun. Pero hindi ko alam kung paano nila ginawa yun. Yung palang ganito, na style. Kung may nakikita kasi ako sa Instagram, ginaganon nila. Pero grabe, napaka-amazing talaga. So, yung pag-fanning naman kasi, depende lang yan kung saan magamay yung method na gagawin mo sa lashes. Sa lashes niya, sa extension mo. Kasi, syempre, kanya-kanya naman tayo ng nakasanayan. So, iba-iba tayo as artist naman. So, ayun po. Then, meron namang ibang method na pagkagawa. Pala na naipakita yung pinching ko na maging maayos. Ay, sige.
I'm gonna show you kung talagang maayos pa yung pagka-pinch ko. So, ang pagbipinch neto, as in, yung pressure neto, hindi siya gaano. So, mild, sorry, nawala yung connection kasi medyo humina lang muna. Mild lang yung pagka-pinch nga neto para nang sa ganun umayos ko na. Ayun yung ginawa ko sa pinching. So, actually, etong ganitong klase na fanny, hindi pa siya ganun ka-perfect. So, ayun, isa sa mga pinaka-iingatan pala natin kapag ka gumagawa na tayo ng fanny. Hanggat maaari, gawin nyo yung best nyo na maging maayos yung pagka-fanny. Hindi natin ikakabit yun ng basta ganun-ganun na lang ng hindi ka komportable sa ginawa mo. Kasi, kapag hindi yan sobrang ayos, alam mo yung ganito, tingnan mo, ayan o, makapal pa yung pinaka-edge niya. Hindi yan maganda, ikabit sa natural lashes. Hanggat maaari, mas manipis pa dapat. Mas manipis pa dapat, ha? So, I'm trying my best na makuha ng tama yung pagka-pinch niya. Pasensya na kung hindi masyadong perfect yung pinch niya kasi wala na eh. Hindi na ako sanay eh. Pero mahirap talaga siya mga guys. So, dapat at least ganito siya kanipis, ha? Then, ganito siya ka-wide as possible. Ganyan siya kanipes. Ganyan siya ka-white as possible na ikakabit mo sa mata ni client. Kasi, once hindi yan super nipis yung pinakadulo, hindi magiging maganda yung retention na. Okay? Then, ulitin pa natin. Malay mo, magiging maganda na yung pag-pinch ko. Okay? Lang, ha? So, ganito po yung pinching niya. Minsan, ginaganan-ganan ko siya. Kasi, kapag ka hindi ko kasi wini-wiggle, ayan, kapag hindi ko kasi wini-wiggle, dumidikit kasi yung mga strand. So, sorry. Nahihirapan akong buksan ng maayos yung lashes natin. So, it helps a lot naman kapag wini-wiggle mo. Pero kapag compatible ka na sa nakuha mo, ayan. Konting wiggle lang. Ayan. So, actually, eto dapat talaga ganito kaganda ang pagkuha mo ng isang fanning. Dapat ganito siya kanipis hanggat maaari bago mo siya ikabit, ha? Okay, let's do the other one. Mas gusto ko ipakita yung maliit para nang sa ganun makita mo kung anong difference, kung gaano siya kahirap i-fan. Kinukuha ko kasi yung pinakamagandang sobrang hirap na ako sa pag-fan. So, minsan ganun yung way ng pag-pinch ko. Minsan lang, ha? Minsanan lang. Ayun, nakuha na natin. Ayusin lang natin konti. So, ganyan ang tamang pagkuha or pagkabit ng isang fanning sa pilik mata ni client. Hanggat maaari, ganyan siya kanipis. Alright? So, anyway, nakuha naman natin kung paano nang maayos yung pag-pinch natin. Hindi pa rin ako bigo. Kasi nga talagang ang ginagamit ko na nga sa ngayon is
stripping. Stripping lashes, kundi ang pagpa-fanning dito sa, ayan, ganyan lang siya kabilis. Ayan. Lara. Then, kukunin ko na lang yan siya. Wait. Alito natin, ha? Kukunin ko na lang yan siya ng ganun-ganun kabilis. Wait lang. Medyo nahirapan lang tayo. So, ganito. Paganda. Tingnan niya. Medyo makapal pa nga eh. Minsan ginaganon ko yun eh. Yan. Ganyan ang magandang way ng pagkakuha ng strip lash. Ito ang pinakamagandang paglagay ng ano nga ben? Fan sa lashes ni client. Alright? Thank you. Okay, let's proceed to other way around ng pag yung ibang ano naman, yung ibang technique naman ng pagfa-fan, hindi ko masyadong kabisa. Pero ganitong ganito silang kumuha minsan. Yung ibang artist ha, yung nakikita ko lang sa Instagram, ginaganyan nila, hinan ko lang ha, kung ma-zoom, i-zoom na natin para mas okay. And then, i-lift lang natin ng konti para medyo okay siya. Minsan, ginaganyan-ganyan nila. Then, saka nila ipa-fan ng pa-wiggle-wiggle ng gano'n. Actually, mahirap to. Hindi ko naman to ginagawa eh. So, parang, ano, dinidemonstrate ko lang kung paano nila isinasagawa yung gano'ng technique. Ito maganda naman sana. Ayan. Anyway, hindi ko pa na-try itong subukan. Pero may ganong artist na ganon yung way nila ng pagkuha ng ano, extension nila. Medyo okay naman, pero iba pa rin pag strip lash yun. Okay? So, yung iba naman, ganito ang pagkuha ng pag-fanning. For example, ito yung kukunin ko ha. Merong isang tool na ewan ko, parang niro-roll yun nila. Merong supported na something na ganito ang curve. Tapos, kinukuha nila yung pinaka-best na tawag dito. Best na dulo ng fan sa kanila ma-create nila ng maayos yung fan nila. Gaganan ko lang ng maayos ha. Demonstrate ko. Pero eto, never ko itong ginawa. Parang ngayon lang. Wala namang pinagkaibahan to sa ano. Parang ganyan sila magkuha. Walang pinagkaibahan to sa strip. So, minsan, kapag hindi mo, medyo hindi mo pa masyadong satisfied, medyo hindi mo satisfied yung pagka dampot mo, alalay na lang yung ano, yung pitching. Okay? As in, meron talagang ganun. Ayan. Medyo mahirap talaga to. So, basta pinakita ko lang yung iba't ibang klase ng pagpa-fan. Alright? Yan. Example, ganito na siya kaganda. Pero, since hindi tayo satisfied, ipipinch lang natin. Alalayan lang natin ng pinch. Saka na siya mag-create ng fanning. Ganyan siya. Yan. Medyo makapal pa lang yung pinaka-tip. So, example lang naman yan. Ha? So, ayun, sana may konting natutunan ka sa
lesson natin. Then please don't forget to follow my YouTube account, Me Time Studio Uno. Then yun, i-ano ko na lang, ilagay ko na lang sa content below sa comment section, okay? Thank you guys and have a nice day.